Hello mga kababayan. So guys, nakakaloka rin tong girlfriend ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, no? Kasi masyado rin naman talagang pabida. Kasi ano guys, biruin niyo dun sa press con na binigay, no, ng Arena Plus, no, na nilabas naman ng video ng Manila Standard, no? Nandoon siya. Doon sa papress ko na binigay para nga ano, bigyan ng papuri, no, at pasasalamat si Carlos Yulo sa pagwawagi niya ng 2 gold, no, sa gymnastics. So dito, pares pa sila ng jacket na parang sa tingin ng tao talaga, baka hindi lang ako, no, inappropriate kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagkapanalo ni Carlos Yulo ng 2 gold, no, sa gymnastics, no, sa Olympics. So, dapat ang topic dito, paano ba siya nanalo? Sino ba yung mga tumulong sa kanya? Kumbaga man, ang topic dito, the making of Carlos Yulo as two-time gold medalist sa Olympics. So, syempre, dapat ang nasa tabi niya, yung tumulong sa kanya para marating ang tagumpay na to, na walang iba kundi yung coach niya at saka syempre yung trainer niya, di ba? At baka pwede pa rin isali yung occupational therapist niya, di ba? So, kumbaga man, as a team, dapat ang kasama niya ay yung mga teammates niya, no? Kung sino-sino ang tumulong sa kanya para marating tong tagumpay na to. Kasi, kumbaga man, lumalabas ang kasama niya, no, na nakatabi pa sa kanya talaga eh yung girlfriend niya na si Chloe San Jose, na hindi naman sa pagano nandoon na yung talagang mahal niya yon, pero may appropriate time and place para yung sa public display of affection nila o PDA nila, di ba? Kumbaga man, maisasantabi yun, pero ang dapat bigyan din ng highlights, no, maski ni Carlos Yulo, no, bilang siya yung pinaka-involved dito, isama niya sa isama niya sa limelight o sa spotlight yung kanyang coach at saka trainer, di ba? Tapos yung occupational therapist din niya, mahalaga rin din ang pananon. So, kumbaga man, ibig sabihin ko, dinaigan o tinabunan ni Chloe San Jose yung mga taong nakatulong kay Carlos Yulo, no? Tapos pati nga tama rin si Miss Ai de Las Alas, no, nung naglabas ng unang pahayag si Carlos Yulo tungkol sa alitan nila ng nilang mag-ina, no? Yung baba nung si Chloe na doon pa sa mukha ni Carlos Yulo na napaka-informal, di ba? Kumbaga man pwede naman dalawa kayo sa frame, pero hindi naman yung ganun na yung hindi para inappropriate yung ganun na ipakita yung close na close, di ba? Na parang pinakikita na ganun ka talaga kamahal ni Carlos, di ba? Pwede naman na hindi ganun, di ba? Tama si Miss Ai. Tapos hindi tuloy natin maiwasan na maikumpara to kay Jinky Pacquiao, no? Si Jinky Pacquiao, natatandaan ko, no, sa bawat interview ni Manny Pacquiao at sa kapag nananalo, hinahayaan niya lang, no, na yung mga reporters, no, local and international, no, na interviewin si Manny Pacquiao. Kumbaga, nasa lang siya, likod lang siya, wala nga siya sa frame eh. Kumbaga, laging ang bida si Pacquiao. So yung kumbaga man, yung spotlight talaga dun sa pagka-champion ni Pacquiao, di ba? Kasi ang pinag-uusapan dito is sports. So ang topic dito yung galing sa kanilang mga larangan, sa profession ng boxing. Ito si Carlos Yulo sa di ba, sa gymnastics, di ba? So ibig sabihin ko, hindi si Jinky Pacquiao nakikisabay o dumidikit man lang kay Manny Pacquiao para masabing siya yung misis ng champion na to. So kumbag man, di niya kailangan ng publicity, pero sa tingin ko talaga, no, dapat malaman talaga ni Chloe, no, na hindi pwede na lagi siyang nasa frame sa bawat interview ni Carlos Yulo, di ba? Kasi hindi naman siya kailangan dun eh. Ang pinag-uusapan dito is sports, no, na ang mga taong dapat na nandito ay si Carlos Yulo at yung mga katuwang niya
sa pagkamit ng ano na to, tagumpay na to, no? Dalawang goal pa man din, no? Dapat ang mabigyan dito ng ano, pansin, highlights, eh yung coach niya na magaling sa pag-coach sa kanya, yung trainer niya, di ba? At hindi yung ano, love life, di ba? Hindi interesado ang ano, mga Pilipino sa, o maski yung ibang bansa sa love life ni Carlos Yulo. Ang interesado sila ay sa galing niya dun sa kanyang ano, pag-perform dun sa Olympics, no? Na nagpanalo sa kanya ng dalawang gold, no? So, ayun lang guys, no? Napakalayo talaga ni Chloe San Jose kay Jinky Pacquiao, no? Parang ano eh, hindi na kailangan ng ano, o hindi nakikiagaw ng limelight or spotlight si Jinky Pacquiao, no? Sa ano, larangan ng ano, local and international scene, no? O, ayun lang guys, and dito lang ako, and blessings, everyone. Bye!